Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Ayon sa biyaya ng Diyos, ngayon araw, magkaroon tayo ng pagtitipon sa oras na ito. Bago pa ang simula, lapo tayo muko ay manalangin. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong banal na salita. Dahil sa inyong dakilang sakripisyo sa cross, kaya kami po ay mga miserableng makasalanan, naligtas po kami mula sa walang hanggang kapahamakan ng lubos sa pangitan ng inyong banal na dugo na dumadak sa cross. Dahil sa inyong patuloy na pagkabay sa amin, naunahan po namin na kung gaano kahalaga ang inyong sakripisyo para sa amin sa pangitan ng Ebanghelyo. Ngayon na raw din po, kami po ay nakatipon sa lugar na ito sa pangitan ng inyong biyaya. Kaya mula sa simula hanggang sa wakas, gabayan niyo po kami sa oras na ito sa pangitan ng Espiritu Santo. Pakibuksan niyo po yung aming isip, aming puso upang maunawaan ang inyong kalooban at inyong katotohanan sa pangitan ng pagkataong ito. Kami pa ay lupang mahina, ngunit nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa amin sa lahat ng oras. Ngayon, nakikita po namin yung mga tanda ng, mga maraming tanda ng katapusan ng panahon. Kaya po, bigyan mo kami ng inyong kalakasan at kapangyarihan upang ipangaral ng inyong ebanghelyo ng mabuti na may pagtsatsaga para sa inyong kaluwalhatian. Idinalangin namin ito sa pangalan ni Hesus Kristong aming Panginoon. Amen. Okay, ikalawang hari. Chapter 4. Kalawang hari po, chapter 4. Kalawang hari, chapter 4. Verse 38. Verse 38 hanggang 44. Nang si Eliseo ay bumalik sa Gilgal, may takutom sa lupain habang ang mga anak ng mga propeta ay nakaupo sa harapan niya, sinabi niya sa kanyang lingkod, isa lang mo ang malaking palayod ay ipaluto mo ng pagkain ang mga anak ng mga propeta. Ang isa sa kanila ay lumabas sa parang upang ng uha ng mga kulain, nakakita ng isang banging na ligaw. Namitas siya roon hanggang sa ang kanyang kandungan ay napuno ng ligaw na bunga. Siya ay bumalik, ay pinaputor-putor ang mga yon ay sa palayot ng pagkain na hindi nalalaman kung ano ang mga yon. Kanilang inihain ang mga ilan upang kainin ng mga ito, ng mga tao. Subali nang sila ay kumakain ng niluto, sila ay nagsisigaw, o tao ng Diyos, may kamatayan sa palayot. Hindi nila makain yon. Ngunit kanyang sinabi, magtala rito ng kaunting harina, yon ang kanilang inilagay sa palayot. Kanyang sinabi, iayin ninyo sa mga tao. Iayin ninyo sa mga tao ninyo upang sila ay makakain. At hindi na nakaroon pa ng anumang makakasama sa palayot, dumating ang isang lalaki mula sa bahay sa Litsa na may dala para sa tao ng Diyos na tinapay mula sa mga unang bunga, 20 tinapay na sebeta, mga sariwang uhay ng trigo na kanyang sako,
na sinabi ni Eliseo, ibigay mo sa mga tao upang sila'y makakain. Ngunit sinabi ng kanyang lingkod, paano ko ito may hahain sa harapan ng 100 katao? Kaya kanyang inulit, ibigay mo sa mga taong upang sila'y makakain, sapagka ganito ang sabi ng Panginoon, sila'y kakain, may matitira pa. Kaya inihain niya ang mga yon sa harapan nila, sila'y kumain, mayroon natira, ayon sa salita ng Panginoon. Chapter 16 po, chapter 6. Verse 1 hanggang 7, basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. At sinabi ng mga anang ng propeta kay Eliseo, tingnan mo ang lugar na aping tinitirahan sa pangasiwa mo ay napakaliit para sa amin. Papuntay mo kami sa Jordan. Kukuha roon ang bawat isa sa amin ng troso at kayan mong gumawa kami ng roon ng mga isang lugar na aming matitirahan. Siya ay sumagot, sige. Sinabi ng isa sa kanila, maaari bang ikalugot mo na sumamas ka sa inyong mga lingkod? Siya ay sumagot, ako ay sasama. Kaya siya ay sumama sa kanila. Nang sila ay dumating sa Jordan, sila ay naksiputor ng mga punong kahoy. Ngunit samantalang ang isa ay pumuputor ng turoso, ang talim ng palakor ay nalaglak sa tubig, ay sumigaw, naku, Panginoon ko, iyon ang hiram lamang. Sinabi ng tao ng Diyos, saan yung bumagsak na ituro sa kanya ang lugar, pumutor siya ng isang papat na inihagis doon ay pinalutang ang bakal. Kaya sinabi, kunin mo, kaya kanyang iniabot yon ng kanyang kamay na kinuha yon. Okay, nandito po. Ngayon na raw, itong course sa mga himala na nagawa ni Eliseo, propetang Eliseo, at yung kanyang kahulugan at lesson para sa atin. Si Eliseo, siya pang naging propeta nang hindi maganda ang sitwasyon ng bansang Israel, lalong-lalo na yung North Israel, no? Spiritual. Okay. Kaya sinugo ng Diyos ang kanyang propeta para sa pagsisisi ng mga Israelita sa panahon yun. Gaya ng verse 38, verse 4, at chapter 4, verse 38, nang si Eliseo ay bumalik sa Gilgal, may takutom sa lupain. May takutom sa lupain. Gaya ng doon po sa chapter 8, verse 1, meron daw yung pitong sa lupain, sa loob ng pitong taon, yung takutom. Sapagkat tumatawa ang Panginoon ng takutom, ito ay darating sa lupain sa loob ng pitong taon. Pitong taon, kung narinig natin tungkol sa pitong taon, siguro tinatandaan po natin yung pitong taong kapighatian. Ngayon medyo malapit na po yung katapusan ng panahon, kaya buong mundo ay magulo na po. Ano? Magulo. Gaya ng alam po natin, sa loob ng pitong taong kapighatian, yung gaya ng tanda ng katapusan ng panahon, matinding takutom, higanteng lindol, mga hindi pa karaniwang salot. Kaya dahil dito, sa bandang huli, magkaroon sila ng giyera. Kaya ito po ang dahil sa kasalanan ng tao, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, ang lapit na po ang kanyang pagdating. At katapusan ng panahon. Yung takutom dito sa Bible, lalong-lalo na sa Israelita, ito po ang imay ng paghator ng Diyos o disiplina ng Diyos. Siguro dahil sa yung mga katigasan ng puso ng mga Israelita, dumating na po ang takutom, matinding takutom na ito sa kanila sa pitong taon daw po. Sa pitong taon. Kung sumunod sila sa salita ng Diyos, pinagpala ng Diyos ang bansang Israel. Pero kung hindi, dumating na po yung ganitong matinding takutom
Yung pang katangian ng lupay ng Israel, hindi katulad ng lupay ng sa Ehipto o sa ibang bansa, yung pamumuhay nila itipende sa ulan. Yung pang katangian ng lupain doon. Kung may ulan, maraming saganang ano po pagkain. Kung walang ulan, takutom na. Kaya yung kalagayan ng bansang Israel ay depende sa yung ulan. Yung ulan naman po, ito po ang imay ng biyaya ng Diyos. Okay? Yun din po ang ano, imay ng yung ating kreasyon ng pamumuhay. Kaya po, ligtas na po tayo sa biyaya ng Diyos, gaya ng Israelita mula sa Ehipto, sa pangitan ng kapangyarihan ng Diyos. Sa ating kreasyon ng pamumuhay, nasa ano po, training na po tayo, no? Para tayo pa ay lumago, spiritual, para tayo pa ay nagiging karapat-dapat na anak ng Diyos. Kaya pa paminsan, kung hindi po tayo nasa tamang daan, dinidisplina ng Diyos yung mga kanyang anak na minamahal. Tama po? Tapos, sa mga propeta, mga sinserong Kristiyano, sa kanila naman po, sa loob ng Israel, ito po ang hindi disiplina sa kanila. Ito po ang isa pang pagsubok sa kanila. No? Sa bansang Israel, dumating na po yung disiplina ng Diyos, pero sa ginanila nila, yung mga kanyang minamahal na sinsero, ay ito po ay maring naging pagsubok sa kanila. Kaya sinusubok ng Diyos ang kanyang minamahal din po para sila po ay lumago o sila po ay naging mas matatak sa kanilang pananampalataya. Kaya yung pagsubok naman, ito po ay isang pagkakataon para tayo po ay lumago. Kaya kung lampasan po natin, kung lumipas tayo sa mga pagsubok na may pananampalataya, ito pa ay nagiging mabuting pagkataon para tayo pa ay lumago. Okay? Kaya dumating na po yung takutom sa lugar na ito. Kaya ngayon, verse 38, meron pong mga anang ng mga propeta. Siguro ito po, anak, ibig sabihin yung hindi naman mga physical, kundi pati yung ano po, spiritual. Kaya yung mga gaya ng bagong tipan, parang ito po ay alagad ng mga propeta. Mga alagad ng propeta. Ay nakaupo sa harapan niya. Hindi tapos, syempre sa gina ng takutom, kulang po yung pagkain. Gutom na sila. Kaya ipaluto mo ng pagkain ang mga anak ng mga propeta. Yung po ang utos ni Eliseo. Kaya sa gina ng takutom, parang yung Kristiyan ng pamumuhay natin ay nasa gina ng takutom, disyerto, gaya ng Israelita sa disyerto. Sa loob, meron pong, pero sa loob ng mundong ito, meron pong pagkain, espiritual para sa atin, no? Gaya ng tinapay, buhas sa langit na tinatawag ito, manna. Kaya yung kampo ng Israel, sa loob ng kampo ng Israel, kaysa gina ng disyerto, meron pong pagkain, meron pong tubig. Kaya po, ito pang imay ng iglesia, kaya mahalaga po yung ating pagtitipon dahil ito pang iglesia sa gina ng mundong ito. Ang gaya ng disyerto para sa ating espiritu. Kaya kung hindi tayo manatili sa katawan ni Kristo, natutuyo daw yung ating kaluluwa, nauuhaw po yung ating kaluluwa. Kaya lalo na ganitong linggo, ito pang araw ng Panginoon ay mahalaga para sa atin. Kaya ito pang imay ng yung ano po, yung ating spiritual na pagkain sa gina ng takutom. Kaya sa mundong ito, ang lahat ng kaluluwa ay nagugutom, nauuhaw, halos patay na daw.
ayon dahil sa yung kasalanan nila. Kaya yung evangelization ay ito pang ating ginagawa para makapagbigay tayo ng yung espiritu na pagkain para sa yung kaluluwa nila. Yung pang-imay ng yung ministry ng iglesia, dito po sa verse 38, verse 39, ang isa sa kanila ay lumaban sa paraan upang manguha ng mga gulain. Nakakita ng isang baging gulain, ay isang baging na ligaw, namitas siya roon hanggang sa kanyang kandungan ay napuno ng ligaw na bunga. Siya'y bumalik, pinaputor-putor ang mga yon sa palayot ng pagkain na hindi nalalaman kung anong mga yon. Kaya, gaya ng utos ni Propetang Eliseo, niluto nila yung mga palayot daw, palayot, malaking palayot. Pero walang masyadong maraming laman dito, parang sabaw lang. Kaya hinahanap nila yung mga kahit anumang bagay sa labas, no? Sa labas. Okay? Pero nakita nila yung mga parang mga ilang gulay, mga bunga, prutas, mo hindi nila alam daw kung anong klaseng ito. Kaya kung hindi sa takutom, hindi nila kinain ito, hindi nila ito kinain, pero mo sa gina ng takutom kahit anuman. Sa halim ng sabaw lang, ilagay natin ito. Kayong pangangyari, no? Verse 40 naman, kanilang inyahain ang ilang upang kainin ng mga tao. Ang problema, may kamatayan pala sa palayot. Mapait. And parang malason na. Malason. Kaya hindi po ito magandang klaseng gulayin. Kaya parang may poison po ito sa gulay na ito. Kaya sa mundong ito, wala pong tunay na pagkain para sa ating espiritu. Lason daw, lason. Kaya pumasok na po ang kamatayan sa mundong ito dahil pumasok na po yung kasalanan sa mundong ito. Paano ang kasalanan ang pumasok sa mundong ito? Dahil sa kasalanan ng tao. Dahil tinanggap nila yung tukso ni Satanas. Kaya sinabi ng Bible, si Satanas, parang ahas daw po, ahas. Ahas. Ahas na may lason. Lason. Kaya sa palibot natin, yung lahat ng bagay sa mundong ito, sabi ng Biblia, hindi po ito nanggagaling sa Panginoon. Hindi po ito nanggagaling sa Panginoon. Ito po ay nanggagaling sa Satanas. Kaya unang Juan chapter 2, verse 15. Unang Juan chapter 2 verse 15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang umiibig sa sanlibutan. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ay masasamang paknanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, ang pangmamata sa mga buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Kaya hindi po ito mabuti o kundi masama pa para sa ating espiritu. Okay? Kaya ano pang kasalanan? Parang ito po ay lason. Lason po ito. Lason. Kaya kung meron pong isang galong tubig, kung ilagay natin isang patak ng lason sa loob ng isang galong tubig, ang isang galong tubig ay maring naging ano po? Tubig pa o lason na? Lason na po, yung pang lason. Kahit counting halaga ng lason ay
Delikado pa rin, delikado pa rin. Yung pang ano po, ibig sabihin ng rason. Hmm? Kaya dapat natin iwasan ito, dapat natin itong iwasan ng mabuti dahil ito pa ay rason na. Kaya nang pumasok ang kasalanan, ano din po ang pumasok sa mundong ito? Kamatayan. Kamatayan. Kaya po, nang tayo po ay naligtas, nagpago na po tayo sa ating pag-unawa tungkol sa kasalanan. Dahil dati, inisip natin, maliit na kasalanan, okay, mga ganyan. No? Pero iba na po tayo dahil naunan po natin na napakasama pala yung kahit anong uri ng kasalanan. And dahil sa kasalanan nito, ang Panginoon Jesus ay ipinako sa cross ng miserable. Kaya, kanina, meron pong disiplina sa ating buhay, meron pong pagsubok sa ating buhay, meron din pong ano po, tukso sa ating buhay, mga tukso. Hmm? Tukso ni Satanas. Ligtas na po tayo, hindi ito ibig sabihin, ligtas na din po tayo sa mga tukso. No? Nandito pa rin yung mga tukso. Revelation chapter 12. Apocalypse chapter 12 verse 9. Itinapon at itinapon ng malaking dragon ang matandang ahas ang tinatawag na Diablo at Satanas. Malaking dragon, matandang ahas, tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanibutan. Ano po ang ano po, ministry ni Satanas? Niloloko nila ang mga tao sa mundong ito. Siya ay itinapon sa lupa, ang kanyang mga anghel ay itinapon kasama niya. Meron pong grupo sa ilalim niya, no? Sila po ang mga masamang espiritu sa mundong ito. Meron pong masamang espiritu sa mundong ito, tama po ba? Hindi po yun, espiritu ng patay, parang multo, wala pong multo sa Bible. Ano po yung masamang espiritu sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas, yung pang grupo, mga anghel, dating anghel, pero masamang espiritu na ngayon. Meron pong grupo sa mundong ito, hanggang ngayon, kaya tinuktukso nila yung mga tao. Hindi naman hindi ligtas, kundi pati yung mga ligtas din. Kaya kailangan natin, ano po, iwasan ito. Kahit sa gina ng takutom, kailangan natin iwasan ito. Ano? Kaya meron po tayong mga social media, mga ano-ano. Meron pong mga bagay na kailangan, pero kailangan natin mangingas sa mga bagay sa sanlibutan dahil paminsan meron pong mga lason na itinani ni Satanas, mga itinago ng Satanas sa loob. Okay. Kaya yung lason dapat natin iwasan, no? Santiago chapter 1 verse 14. Ngunit ang bawat tao ay natutukso ng sarili niyang paknanasa. Santiago chapter 1 verse 14. Ngunit ang bawat tao ay natutukso ng sarili niyang paknanasa kapag siya ay nahila, naakit ito. Okay, verse 13 din po, huwag sabihin ng sinuman kapag siya ay tinutukso, ako ay tinutukso ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi natutukso ng masasama. Hindi rin siya manunukso mga sinuman. Ang bawat tao ay, ngunit ang bawat tao ay natutukso ng sarili niyang paknanasa. Kapag siya ay nahila, ay naakit ito. Verse 15 po, ang pangnanasa niyong ay nagpalihi, ito ay nanganganak ng kasalanan. Ang kasalanan, kapag malaki na, ay nagbubunga ng kamatayan. Okay. Kaya yung, nasan yung lason? Sa mundong ito, tapos
Nasaan yung lason? Sa loob natin. Ano po? Yung pagnanasa. Ito din pa yung lason, no? Ito din pa yung lason. Kaya kailangan natin control yung ating laman, yung ating pagnanasa. Kaya kung ligtas na po tayo, dati, bago tayo naligtas, ano po? Yung espiritu natin halos patay na dahil sa kasalanan, pero pagkatapos tayo pa ay naligtas, yung ating espiritu ay binuhay ng Diyos, and magkaroon tayo ng panibagong pagkatao. Pero inisip ng mga ligtas, ligtas na ako, kaya naging mawala na yung kasalanan sa ating buhay? Hindi. Nandun pa rin yung pagnanasa ng laman. Kaya pansamantala, masaya po sila dahil ligtas na daw, pero pagkatapos ng ilang panahon nang nalaman nila na meron pala yung pagnanasa ng laman sa loob natin, kahit ligtas na po tayo, paminsan nalulungkot sila. Pero sa parehong pagkataon, pumasok na po yung Espiritu Santo. Kaya meron po tayong sandata para i-control yung ating laman, hindi katulad dati, no? Kaya, una, yung ating laman, ito po ay ating kaaway. Yung pagnanasa ng laman, ito po ang ating kaaway. Dati naman, ito po ang ating, parang kaibigan, parang barkada na. Si Satanas din, dating kaibigan, parang ganon. Pero ngayon, sila pa ang ating kaaway, no? Gaya ng paraon sa Ehipto, no? Kung dati si Moses ay lumago sa loob ng Ehipto, pero ngayon sila po ang kaaway ni Moses. Parang ganun po, no? Kaya yung kailangan natin tandaan na yung ating laman, ating kaaway, kailangan natin i-control yung ating laman. Kaya unang Pedro chapter 2 verse 11 na Unang Pedro chapter 2 verse 11, mga minamahal, ipinapakiusap ko sa iyo bilang mga dayuhan, ipinatapon at na kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakipaglaban sa kaluluwa. Ano po yung pagnanasa ng laman? Kaya umiwas kayo. Kaya sa inyong pakipaglaban sa kasalanan, hindi pa kayo humantong sa pagtanan ng inyong dugo, Hebrews chapter 12 verse 4. Sa inyong pakilaban sa kasalanan, hindi pa kayo humantong sa pagtanan ng inyong dugo. Ibig sabihin, ito pa ay seryosong giyera. So ano pang ating tandata? Salita ng Diyos, una, salita ng Diyos. Nasaan yung ating sandata? Efeso chapter 6, nandun po yung ating sandata. Huh? Okay? Efeso chapter 6. Yung verse 16, kasama ng lahat ng mga ito, taklain ninyong ang kalasak ng pananampalataya. Sa pangitan nito ay inyong magsukpo na ang mga naapoy na palaso ng masama, ito pa'y tukso, palaso ng masama, kalasak ng pananampalataya. Yung pananampalataya nakabase sa yung ating, yung salita ng Diyos. Verse 17, taklain ninyo ang helmet ng kaligtasan, ang tabang ng Espiritu na siyang salita ng Diyos, manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon. Kaya ito pang ating sandata. Dati po ito wala sa ating buhay. Kung ligtas na po tayo, meron pong salita ng Diyos, meron pong Espiritu na banal, meron pong kaligtasan, meron po tayong pananampalataya. Hindi katulad dati, meron po tayong sandata
din yung ating espiritu ay buhay na, kaya sabi ng Biblia, i-control ang inyong kaaway, yung laman. Umiwas kayo sa mga magkamundong bagay sa sanlibutan. Mangingat tayo sa ating lakas sa mundong ito. Yun po ang ating status bilang isang ligtas. Okay? Kaya po, araw-araw, kailangan natin surin yung ating buhay. Kung meron po tayong kasalanan na pumasok sa ating puso, isip, nang medyo maliit pa ito, kailangan natin i-control, kailangan natin itapon. Kung pumasok na yung lason, kailangan natin, ano po, inumin o itapon. Kanina natin, inalis. Tama po ba? Kaya, mga awit, chapter 66. Mga awit, chapter 66. Verse 18. Kung iningatan ko ang kasamaan sa aking puso, ang Panginoon ay hindi makikinig. Kung iningatan ko ang kasamaan sa aking puso, sa puso pa, no? Wala pang gawa, sa puso, ang Panginoon hindi makikinig. Nasa puso pa yung mga masamang bagay, kailangan natin ipahayag, kailangan natin itapon, inalis. Kung ganon, tutulungan tayo ng Diyos. Tama po? Kaya kanina, tao ng Diyos, may kamatayan pala sa palayot ng narinig nila, ng nakita nila, nalaman nila na may lason, dapat sabihin nila, ipahayag mo na kaagad. Gutom na daw, kaya ay kahit mapait, kahit muna, delikado na ito. No? Kaya mga, hindi po yung tunay na pakain para sa ating espiritu. Mga Kaikan, chapter 28, verse 13. Mga Kaikan, chapter 28, verse 13, siyang nagtatakip ng kanyang mga paksway, hindi sasagana. Ngunit ang napapahayak at tumatalikot sa mga yon ay magtatamo ng awa. Siyang natakakit ang kanyang paksway, hindi sasagana. Kung meron pong mga kasalanan na itinago natin sa harapan ng Diyos, yung pang naging malaking problema sa ating Kristiyano ng pamumuhay, kasi yung pang lason, yung pang lason para sa ating espiritu. Kaya ligtas na po tayo sa pangitan ng kapangyarihan ng dugo ni Kristo, kapangyarihan ng cross. Kaya nang ito pa ay kaya nang dahil naunan po natin kung gaano ka kasama ang kasalanan sa ating buhay, ay araw-araw kailangan natin surin, araw-araw kailangan natin inalis sa harapan ng Diyos. Kaya paano natin itinapon ito? Sa pangitan ng ating prayer, no? Prayer sa harapan ng Diyos. Kaya ng unang Juan, chapter 1. Okay, buksan po natin. Unang Juan, chapter 1, verse 8. Kung sinasabi natin tayo ay walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. Oo, wala na daw yung kasalanan ko dati, pero ngayon meron daw yung kasalanan. Anong ibig sabihin? Yung kasalanan sa ating buhay, no?
Yung kabayaran ng kasalanan natin, lahat, binayaran na, no, tinubos na. Pero meron po tayong kasalanan sa ating buhay, kahit maliit. Kung wala daw yung kasalanan, perfecto na daw tayo, hindi po ito katotohanan daw. Okay? Dinadaya natin ang ating sarili. Kahit paminsan, ngayon week, ngayon na raw, medyo okay na yung ating Christian ng pamumuhay ko. Ganda-ganda na yung Christian ng pamumuhay ko. Kaya po, ibig sabihin nito, wala na po yung kasalanan sa ating buhay. Wala na, ibig sabihin, wala na yung kasalanan, kahit maliit, wala na po sa ating buhay. Meron pa, tama po ba? Meron pa. Kahit sa isip lang, paminsan, kahit sa puso lang, kahit paminsan, meron po, ano? Kaya binayaran ni Jesus yung lahat ng ating mga kasalanan hanggang sa wakas, magpakailanman. Bakit po? Kasi hanggang sa pagdating ng Panginoon Jesus, hindi pa tayo perfecto. Kaya mabubuhay tayo sa biyaya lamang araw-araw. Tama po ba? Kung hindi, bakit binayaran niya ni Jesus? Binayaran ni Jesus lahat ng ating mga kasalanan sa future pa. Hanggang sa araw na inyong marinig na lang, mula sa araw ng inyong kaligtasan, alisin mo lahat ng kasalanan. Hindi naman ito kaya. Kaya ito pang panahon ng pag-uunlad, ibig sabihin hindi pa perfecto, may proseso tayo. Kaya unti-unti, pero araw-araw, kailangan natin bakuhin, kailangan natin ipahayag, o kailangan natin inalis yung kasamaan sa ating buhay. Paano po? Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Verse 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat ang banal magpapatawa sa ating mga kasalanan, tayo'y lininisin sa lahat ng kalikuan. Kaya po, gaya ng verse 7, ngunit kung kayo lumalakas sa liwanag, tulad niya na sa liwanag ay pakiisama tayo sa isa-isa, ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Kaya yung ebanghelyo, hindi naman ito kailangan para sa tayo pa ay naligtas, kundi para tayo mabuhay bilang isang Kristiyano, tuloy-tuloy, kailangan po yung mahalagang ebanghelyo. Okay? Kaya yung ebanghelyo ng Panginoon Jesus, gaya ng alam po natin, hindi po ito para sa ilang panahon lang, kundi para sa lahat ng ating pamumuhay, ay mahalaga po ito. Kaya araw-araw dapat lumalapit sa Panginoon, araw-araw dapat lumalapit sa cross. Kaya yung cross, ito pa ay pinaka ating pinakamahalagang bagay sa ating buhay. Tama po ba? Yung cross, ito pang pinakamahalagang bagay. No? Kaya nang lumalapit tayo sa cross, nalalaman natin na kung gaano kalaki ang ating yung biyaya ng Diyos na natanggap natin, tapos dahil dito yung ating espiritu ay lumalakas araw-araw, at tapos muli siyang mabuhay mula sa kamatayan, kaya darating po ang Panginoon Jesus. Kaya ito pa ay malaking bagay, malaking pag-asa sa atin sa araw-araw. Siya pa ay muling mabuhay. Hindi naman siya namatay sa cross, muli siyang mabuhay mula sa patay. Kaya po siya po ang makapangyarihan sa lahat. Siya po ang pinaka-solution sa lahat ng kaluluwa. Siya po ang pinaka-solution sa ating buhay. Darating po siya, no? Kaya araw-araw kailangan natin alisin yung mga bagay na ito. Una, kailangan natin i-control. Kailangan natin lumaban sa mga kasamaan. Tapos, yung mga sa pamamagitan ng sandata ng Diyos, salita ng Diyos, ayon sa salita, kung hindi po ito
tama kung kasalanan ito, kailangan natin lumaban sa mga masamang bagay na ito ng mas maigi. Ayon pang sinabi ng Bible. Pero mga Roma chapter 8. Roma po, Roma chapter 8. Verse 12. Kaya nga mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman upang mamuhay ayon sa laman, sapaka kung mamuhay kayo ayon sa laman, kayo'y mamamatay. Subali kung sa pamamagitan ng Espiritu, ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kayo'y mabubuhay. No? Mamamatay mo, mabubuhay. Hindi po ito tungkol sa yung impierno o langit, kundi tungkol sa yung ating Kristiyanong pamumuhay. Yung Kristiyanong pamumuhay nasisira. Kung mamuhay tayo ayon sa laman. Pero sa pangitan ng Espiritu, pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman. Paano? Paano ito pinapatay? Kailangan tabak. Ano pang tabak? Ang tabang ng Espiritu ay ang salita. Kanina, Efeso chapter 6. Sa pangitan ng salita ng Diyos. Sinabi ng Bible, masama po ito. Sumunod tayo. Sundin ko na lang. Kaya dahil ito po ang katotohanan. Kung paminsan kung kulang, kailangan fellowship, kailangan counseling, para iwasan natin ito. Iwasan ito na, para umiwas tayo sa mga bagay na ito. Kayong pang lesson sa Himala na nagawa ni Eliseo, natakwa nila yung lason. Kaya mga bagay sa mundong ito, sa loob ng ating laman, meron pong lason. No? Dapat natin ipahayak. Dapat natin ayusin sa pangitan ng salita ng Diyos. Kaya anong ginagawa ni Eliseo? Ikalang hari, balikan po natin, Ikalang hari chapter. Chapter 4, okay, verse 38. Verse 41, ngunit kanyang sinabi, magdala rito ng kaunting harina. Yon ang kanyang ilagay sa palayot. Ang kanyang sinabi, ihay ninyo sa mga tao ninyo upang sila'y makakain. Hindi na makaroon pa ng anumang makakasama sa palayot. Wala na. Inilagay daw ng ano po? Kaunting? Ano ba ito? Kaunting harina? Mo counting harina, mo parang magic sarap na ito. Biglang wala na yung lason, biglang matamis na, no? Hindi natin alam kung ano ito talaga. Basta, yun po ang ginawa ni Eliseo ayon sa utos ng Diyos. Iniutos ng Diyos si Eliseo, ilagay mo yung counting harina. Kaya wala pong kapangyarihan sa harina na ito, siguro hindi ko alam, may konting pakinabang doon, basta yung importante ito pang nangyari ayon sa salita ng Diyos, utos ng Diyos. Pwede natin masabi, ito pang imay ng salita ng Diyos, ito din pa nangyari, kaya nawala na yung lason. Doon po sa Exodus din po, Exodus chapter 15, meron pong ganitong kaso. Tama po. Exodus chapter 15, verse 23.
Nang sila'y dumating sa Mara, hindi nila mainom ang tubig sa Mara sapagkat ito ay mapait, kaya tinatawag ito Mara. Sa Hebreo, kapaitan. Verse 24, nagreklamo ang bayan kay Moses sa sinasabi, anong aming iinumin? Sila'y dumating, siya'y dumating sa Panginoon, itinuro sa kanya ng Panginoon ang isang punong kahoy. Inihagis nito sa tubig, ang tubig ay tumamis. Tumamis. Anong klase ng punong kahoy na ito? Malunggay ba? Ano ba yan? Kaya, ang importante, ito pang utos ng Diyos. Anong klase ng kahoy? Hindi po ito issue. Ano? Tama po? Yung issue naman, ito pang utos ng Diyos. Kahoy. Meron pong ganitong kaso sa ibang lugar. Ito pang masabi natin na ito pang imay ng cross ng ating Panginoon Jesus. No? Yung salita ng Diyos, yung Panginoon Jesus. Kaya ito po ay, kaya paminsan, nalulungkot tayo dahil meron po tayong kasalanan, mo ay bakit ka nito, ligtas na naman ako. Pero meron po tayong, sa kabilang banda, meron po tayong solution, meron po tayong kapangyarihan para inalis, para ayusin ang problema ito, yung ating cross, yung Panginoon, cross ng Panginoon, yung Ebanghelyo, yung prayer, no? Ito pa ang ating sandata para ayusin ang problema ito. Kaya huwag tayong malupaypay, huwag tayong malulungkot, huwag tayong magtududa, magtitiwala tayo ng mas maigi sa mga sandata ng Diyos. Kung lumalapit tayo sa Panginoon, sa cross, nalaman natin yung lahat na ating mga kasalanan ay pinatawad na sa pangitan ng kanyang sakripisyo. Tapos nalalaman po natin kung gaano kasama yung lahat ng ating kasalanan. Kayong cross, ito pa ay mahalagang lesson. Ito pa ay malalim na yung lesson o kahulugan para sa ating espiritu. Ito pa ay napaka-gandang gamot na mabisa sa atin, no? Kaya lumalapit tayo o lalapit tayo o nang mas maigi sa araw-araw. Kaya po kung may sakit tayo, may maintenance, tama po ba? Sinong may high blood? Okay po. Isa lang. Dalawa. Lima, sampu. Isang daan. May ano po, kung may sakit, may maintenance. Ano po? Yung maintenance ibig sabihin may schedule po, no? Araw-araw mo isang beses, mo dalawang beses sa isang araw, no? Tama po ba? Yung cross, ito pang ating maintenance para lumago tayo, lumalakas tayo ating espiritu para umiwas tayo sa mga lason sa mundong ito. Kaya lalo na yung mga kabataan, sabi ng Biblia, layuan mo ang pagnanasa ng kabataan, tapos lumapit tayo, manatili tayo sa yung pagtitipon ng mga banal. No? Kaya sa panahon ng kabataan, mas maraming tukso, kaya kung dumating na yung tukso, ano po ang kailangan? Ano po? Iwasan, layuan mo yung mga pagkakataon, layuan mo yung mga hindi magandang ano po yung lugar, hindi magandang pagkakataon, layuan mo, no, layuan mo. Tapos yung mga barkada, may distansya tayo. Tapos manatili tayo sa ano po sa pagtitipon ng banal. Kaya araw-araw o sa doon sa Korea naman po that siguro Monday may fellowship ng mga may trabaho, mga professional. Tuesday may ano po
Sari Guru Fellowship, Wednesday, Wednesday Sermon, Thursday, my Bible study, my Bible Academy, Friday, my Sari Guru Fellowship, Paulit, Saturday, my Yongdo School Fellowship, Lord's Day, my Bhakti Tipon, araw-araw po, ano? My maintenance. Tama po ba? Araw-araw. Kaya po, sa pamamagitan ng cross, sa pamamagitan ng kanyang salita, araw-araw, ito pang naging ating spiritual na pagkain para tayo pa'y lumakas, para tayo pa'y lumago. Lalong-lalo na ganitong panahon, gaya ng Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10 verse 24. At ating isaalang-alang kung papaano gigisingin ang isa-isa sa pag-ibig sa mabubuting gawa na huwag nating pabayaan. Ang ating pagtitipon, gaya ng ugali ng iba, kundi palagasin ang loob ng isa-isa, lalong-lalo na kapag ninyong nakikita na papalapit na ang araw. Papalapit na ang araw. Araw ng Panginoon na ikalawang pagdating, ang lapit na, ibig sabihin ang buong mundo naging mas madilim. Ang buong mundo naging mas ano po, puspos ng kasalanan. Kaya kung kapag inyong nakikita na papalapit ang araw sa parehong pagkataon, dapat natin palakasin ang loob natin, loob ng isa-isa. Para sa pagtitipon, para sa pag-ibig, para sa mabubuting gawa. Kaya po, mo gaya ng alam niyo, narinig natin yung maraming hindi magandang balita araw-araw. Tama po ba? Araw-araw may hindi magandang balita. Tama po ba? Sabi ni Putin, papatayin kita sa pangitan ng bombang nuclear. No? Huwag kang makulit. Araw-araw ganun naman eh. No? Yung China, gusto nilang matek sa Taiwan. North Korea, ano po, nak-launch ng Mr. araw-araw. Walang mabuting balita ngayon. Ang ekonomiya ng buong mundo, hindi natin alam kung anong nangyari next year. No? Ang taas-taas naman po yung presyo, lahat. Pero meron po tayong pag-asa kasi darating ang Panginoon Jesus. Tama po ba? No. Tapos, kung tuloy-tuloy tayo sa yung pagtitipon na ito, protektahan ng Diyos yung at kanyang anak. Gaya ng nangyari sa Israelita, ano po, sa nang pinarosan ng Diyos ang bansang Ehipto sa pamamagitan ng 10 salot, pinoprotektahan ng Diyos ang lugar ng Israelita. Doon walang salot. Doon walang kalamidad. Doon may ilaw. Doon may buhay. Kung tuloy-tuloy po tayo sa ating pagtitipon kahit sa anong sitwasyon hanggang sa kanyang ikalawang pagdating, narasan po natin yung kanyang protection sa ating buhay. Basta tama na lang, no? Tama na lang. Kaya po, meron po tayong spiritual na pagkain sa kahit sa mundong ito. Kaya nakaroon sila ng matamis na sabaw, may ano po, may laman. Okay? Na galing sa magic sarap ng Diyos, ano po? Ikalawang hari chapter 4, balikan po natin verse 42. Pangalawang himala. Dumating ang isang lalaki mula sa Baal Salisa na may dala para sa tao ng Diyos na tinapay mula sa mga unang bunga. 20 tinapay na sebada ang mga sariwang uhay ng trigo na nasa kanyang sako. Ngayon, pagkatapos dito, dumating na mas magandang balita, no? May tinapay pala. Ha? May pandesal, ano po? May sariwang uhay na trigo pa. No?
sa kanyang nasa kanyang sako daw. Pero konti lang. No po. Mamaya may lunch po tayo. Ano, tama po ba? Tinapay daw. Ilang tinapay? Dalawang pong tinapay. Ano ba 'yan? Dalawang pong tinapay para sa lunch para sa inyo mamaya. Ganun daw. Hindi na ito sapat, no? Hindi po ito ibigay ng bantay-bantay, no? Kaya sabi ni Eliseo, ibigay mo sa mga tao upang sila makakain. Ay sige po, pero konti lang naman ito, paano ito may hahayin? Siguro mag-away po sila. No? Ayaw ko na po. Ayaw ko na daw. Kaya ibigay mo sa mga tao upang sila makakain. Sa pagganito ang sabi ng Panginoon, sundin mo na. Sila ay kakain, may matitira pa. Siguro, tanda nyo na, tinatanda nyo po yung himala na nagawa ng Panginoon Jesus. Tama po, sa pamamagitan ng ilang tinapay? 20? 10? 5 lang? Tapos may 2 tuyo, 2 isa lang. Pinapakain niya yung mayigit sa 5,000 taon, pangalawa, paulit, mayigit sa 4,000 taon sa ibang lugar. Kaya ito po ang imahe ng Panginoon Jesus, no? Siya po ang ating spiritual na pagkain na makapagbigay ng buhay na walang hanggan. Siya pa ay ipinako sa cross, siya pa ay nagturo sa cross para yung laman niya ay naging pagkain para sa atin, yung dugo niya naging inumin para sa atin, kaluluwa. Kaya sa pangitan ng isang tinapay, ang Panginoon Jesus, maraming tao ay maligtas, no? Hindi naman 5 o 20, isa lang. Isang tuyong tinapay. Okay? Kaya darating po siya, dadalhin niya po lahat ng mga ligtas sa kanyang kaharian. Kaya hindi po ito madaling maintindihan ng mga tao o paano ito nangyari. Paano ito may hahain? No? Kaya po, pero idaktak naman yung mga tinapay, bigay-bigay, tapos may tira pa, no? Yung pang nangyari, no? Kaya po verse 44, kaya inihain niya ang mga iyon sa harapan nila, sila ay kumain, mayroong natira ayon sa salita ng Panginoon. Yung ginawa ni Jesus ang mas dakilang himala kahit pagdating sa bilang, no? Ngayon, dumating na yung Espiritu Santo sa Iglesia, yung katawan ni Kristo, mas maraming kaluluwa ay maligtas. Kaya po, ano pang maring lesson para sa atin? Yung mabuting gawa ng isang lalaki. Wala pang pangalan dito mula sa Balsalisa. May dala para sa tao ng Diyos. Ito pang handok niya, handok. Kasi sa gina ng matinding takutom, yung 20 tinapay na sebeda, mahalaga po ito, no? Mahalaga. Gusto niyang ihandog para sa tao ng Diyos, para sa ministry ng Diyos, hindi para sa tao lang, tao ng Diyos, ibig sabihin para sa kanyang ministry, para sa Panginoon, yung panghandok niya. Sa gina ng matinding takutom, kaya po ito pa ay mahalaga. Kaya naisulat nila ang pangyari ito, kaya ito pa ay ating lesson. Kaya sa lalong-lalo sa ating panahon, nahirapan po tayo sa mga iba't ibang bagay, pero hindi kaya natin tumigil sa ating paklilingkod sa Panginoon hanggang sa ating makakaya kung unahin natin ang Panginoon, naranasan po natin yung kanyang kapangyarihan, protection ang kapangyarihan. Kaya ligtas na po tayo sa pamamagitan ng cross. Tapos, kung ligtas na po tayo upang sukulian ang kanyang biyaya, kailangan natin ihandok yung kahit anumang bagay para sa Panginoon. Kaya ginawa ng Diyos mas malaking himala
Pero ayon sa iyong handok ng isang batang lalaki. Kaya ng Juan, Ebanghelyo Juan chapter 6 verse 9, yung limang tinapay, gaya ng alam nyo, dalawang ista, saan galing? Galing kay Jesus? Galing kay ano po? Galing sa isang bata. 6-9 po. Verse 8, si Andres na kapatid ni Simon Pedro na isa sa kanyang mga alaga ay nagsabi sa kanya, verse 9, may isang batang lalaki rito na mayroong limang tinapay na sebada, dalawang ista. Subalik, gaano na ang mga ito na sa ganitong karaming mga tao? Karaming mga tao. Karaming mga tao. Mamayigit sa 5,000 katao. Hindi naman, kanina, 100,000 naman. Ngayon, 50 times mas malaki. Pero mas konti pala yung mga bilang ng tinapay. Pero dahil sa yung handok na ito, ginagamit ng Diyos para sa maraming kaluluwa. Kaya yung ating kapangyarihan ay sa totoo lang, hindi po malaki. Pero kung ito pa ay naging handok sa harapan ng makapangyarihang Diyos, gagamitin ng Diyos para sa kanyang dakilang ministry. Kaya po, hanggang sa ating makakaya, sikapin natin na upang tayo pa ay maklingko sa kanya. Kaya pinagpapuri ng Diyos ang isang iglesia doon po sa Revelation chapter 3, hindi dahil sa kanilang malaking bagay, kundi dahil sa kaunting kapangyarihan. Revelation chapter 3, Apocalypse chapter 3, verse 8, na alam ko na ang inyong mga gawa, tingnan mo, inilagay ko sa harapan mo ang isang pintong bukas na hindi may sasara ng sinuman. Alam kong ikaw may kaunting kapangyarihan, ngunit tinupad mo ang aking salita at hindi mo itinakwil ang aking pangalan. Inilagay daw ng Diyos sa kanila ang isang pintong bukas na hindi may sasara ng sinuman. Pinto ng kaligtasan, pinto ng evangelization. Yung pang mensahe para sa Philadelphia Church, ito pang mga iglesia sa panahon ng 18th century, 19th century. Tayo naman po sa susunod, Laodicea, no? 20th century, 21st century, parang ganun po. 18th century, 19th century, kumalak ang ebanghelyo sa buong mundo sa pangitan ng maliit na grupo, tuloy-tuloy, sa buong kalawakan, buong sanibutan. Alam kong ikaw may kaunting kapangyarihan. Konti lang sila. Pero ngunit tinutupad mo ang aking salita. Yung pang-importante, no? Hindi mo itatakwil ang aking pangalan. Kaya, tinutulungan ng Diyos tuloy-tuloy para sila po ay lumalakas. Kaya sa ating panahon din po, ito po ay mahalagang lesson. So, kaunting kapangyarihan. Pero kung sumusunod tayo sa Panginoon, narasan po natin yung kanyang kapangyarihan. Kaya yung ginawa ng Panginoon Jesus, yung malaking himala, ay totoo po ba hindi? Totoo po ba hindi? Totoo. Nandito po ang Panginoon Jesus. Yung iglesia, ito po ay, ano po yun? Katawan niya. Katawan niya. Nasaan yung kanyang kapangyarihan? Sa katawan niya. No? So katawan niya may kapangyarihan. Lumalabas daw yung kapangyarihan mula sa katawan niya. Sinabi ng Bible, upang pinagalingan ang mga may sakit, upang pinapakain ng mga kaluluwa,
Yung kapangyarihan dito po sa katawan ng Panginoon Jesus, yung iglesia. Kaya kung inihandok natin sa pagtitipo ng iglesia, kung tuloy-tuloy po tayo sa pagtitipo na ito, narasan po natin yung kanyang kapangyarihan. Kaya yung babaeng balo, inihandok tayo yung dalawang, parang dalawang kusing, no? Konti lang. Pero ito pang pinakamalaking handok tao, sabi ng Panginoon Jesus, doon po sa Marcos chapter 12, no? Kasi yung pang kanyang buong buhay daw. Kaya alam ng Diyos kung ano ang ating handok, anong halaga ng ating handok, tinitimbang ng Diyos yung ating paklilingkod sa Kanya. Okay? Kaya palakasin natin yung ating sarili, kasi darating po ang kanyang kaharian. Okay? Kaya ng isang maliit na bata, kung gaya ng isang babaeng balo, gaya ng Philadelphia Church, tayo din pa ay naging mabuting halimbawa, mabuting anak ng Diyos sa harapan niya. Balikan po natin, Ikalawang Hari chapter 6. Ikalawang Hari chapter 6. Verse 1, sinabi ng mga anak ng mga propeta kay Eliseo, tingnan mo ang lugar na aming tinitirahan sa mga pang-aasiwa mo ay nakapaliit para sa amin. Kaya papuntahin mo kami sa Jordan, kukuha roon ang bawat isa sa amin ng troso, ang hayaan mong gumagawa kami na roon ng isang lugar na aming matitirahan. Siya ay sumagot, sige. Sinabi ng isa sa kanila, maaari bang ikalugot mo na sumama ka sa inyong mga lingkod? Siya ay sumagot, ako'y sasama. Okay. Kaya siya ay sumama sa kanila, nang sila ay dumating sa Jordan, sila ay nagsiputor ng mga punong kahoy. Kaya napakalitaw yung tirahan nila. Kaya sa wikang Hebreo naman, parang pamper daw, pamper, sa English pamper, napakaliit, kaya may sakit daw sila, napakaliit pala, kaya may sakit pa rin sila, pamper daw sa kanila. Kaya gusto nilang itayo ang tirahan nila para sa ano po? Para sa ministry nila, no? Para sa ministry. Siguro po, pasimula, hindi sila marami, pero unti-unti, dumami, padami na padami, kaya napakaliit pala yung lugar nito. Sana ito po din ay nangyari sa ating iglesia, lahat, kaya yung lugar natin naging maliit, kasi dumami na dumami yung mga bagong ligtas, masikip na. Kaya kailangan yung isa pang mas maluwag na lugar, kailangan mga mission branch, kailangan bagong iglesia. Tapos ang mabuting bagay naman ito ay sila po ay pupunta, sila po ay kukuha ng mga materials para sa paggawa ng lugar na ito. Kaya sumagos siya, sige. Okay? Kaya po yung upang spread yung gospel, yung ating sariling yung sacrifice, yung ating sariling yung pagsisikap ay mahalaga sa harapan ng Diyos, no? Kaya hindi sa pamamagitan ng tulong ng iba, kundi sa pamamagitan ng ating sariling sacrifice, kung tayo pa ay magdala ng ebanghelyo sa mga ibang kaluluwa, yung pang mas ano po, kalugod-lugod sa Diyos. Kaya yung mga tao sa Eliseo, propetang Eliseo, yung pang ginawa nila, kaya tinutulungan ng Diyos ang mga ginawa nila. No?
Verse 3 naman po, sinabi ng isa sa kanila, maribang ikalugot mo na sumama ka sa inyong mga lingkod. Sasama kayo, propetang Eliseo. Yun din pang ano po, imay ng ating Kristo ng pamumuhay, sa lahat ng ating lakad, sa lahat ng ating ginagawa, dapat natin ipakatiwala sa Panginoon. Kaya sa lahat ng importanteng inyong lakad, sa lahat ng inyong mga decision, dapat tayo pa ay sumanggi sa Diyos. Tama po, dapat tayo pa ay lumalapit tayo, dapat tayo pa ay nagtanong sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, fellowship, counseling. Kaya bago ang decision. Ito pang pinakaligtas na paraan. No? Kaya nilang pumunta doon sa kanilang sarili, pero ay hindi na. Dapat sasama si Eliseo. Ito pang tama sa ating gaawin. No? Kaya anong sinabi ng Bible? Gusto kong alam tungkol sa yung mga decision ko, tama ba ito o hindi? No? Paminsan, bigla silang nagtrabaho na walang counseling, walang fellowship, nang maayos. Bigla silang nag-decide, no? Sa kanyang sariling, kung tama na ito, medyo okay, pero delikado. Ngayon dapat natin iwasan yung ganitong bagay para sa ating kaligtasan, no? Para hindi po tayo nasa delikadong sitwasyon, para hindi po tayo nasa nahulog sa delikadong sitwasyon, no? Ating sariling decision, pero yung resulta maganda, hindi po yun importante. Ang importante ay ito pa ay ayon sa salita ng Diyos, sigurado na, yun pang mas mahalaga, no? Mga Kaikan chapter 3. Kaikan chapter 3. Verse 6. Kaikan chapter 3 verse 6, sa lahat ng inyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin at itutuwid niya ang inyong mga landasin. Sa lahat ng inyong mga lakad, siya'y inyong kilalanin. Ipaalam muna sa Panginoon, ipaalam muna sa Iglesia, sa lahat ng ating lakad. Okay? Yung pang-Kristiyano ng pamumuhay, no? Yung pangkaibahan sa pagitan ng Kristiyano ng pamumuhay at pamumuhay na hindi ligtas, hindi mananampalataya. Kaya nawawala na po yung ating sariling decision sa bandang huli, lahat nawawala. Nawawala. Yung lahat ng decision, lahat ng yung ating lakad sa loob ng katawan ni Kristo lamang. Kung nasa labas tayo ng katawan ni Kristo, delikado na. No? Sana walang problema, pero delikado po yun, yung ganitong pamumuhay. Kaya yung alaga ng propetang Eliseo ay matatak sa kanilang Kristiyanong pamumuhay, kaya po alam nila kung ano ang tamang proseso. Nagtanong sila, kahit ito pa'y mabuting gaawin, mabuting layunin, nagtanong pa rin sila sa kay Eliseo, tama ba ito yung ating plano, gaawin? Kahit sinabi ni Eliseo, sige na daw, pero kailangan sasama siya para sigurado na. Yun pang ating Kristiyanong pamumuhay sa loob ng daanan ng Panginoon. Kaya mo narinig ko po dati, meron pong driver daw
mo paminsan meron pong mga family driver, tama po? Mga family driver, meron pong ganitong trabaho, ano po? Kaya anong class ng driver ay gustuhan nila? Yung driver na napakarunong, paminsan mabilis ang takbo nila, detaps ang galing yung ano po, yung driving nila. Meron pong ganitong driver dito. Eh meron pong mga driver na palaging mag-ingat. Talagi siyang mag-ingat sa lahat, no po. Anong class ng driver na gustuhan ng mga family? Driver ng marunong o driver ng mag-ingat? Driver ng mag-ingat, siyempre, no? Kaya po, yun pang ating Kristiyanong pamumuhay, palaging kasama ng Diyos para sigurado. Kaya po, doon po sa, balikan po natin, Ikalawang Hari, chapter 6. Verse 4, kaya siya'y sumama sa kanila nang sila'y dumating sa Jordan, sila'y nagsiputor ng mapunong kahoy, ngunit samantalang ang isa'y pumuputor ng troso, ang talin ng palakor ay nalaklak sa tubig. Nahulok pala. Nahulok yung ulo ng palakor. Ha? Palakor. Yung ulo ng palakor, yung talalim ng palakor, yung bakar po, bakar, nahulok sa tubig. Nang pumuputor sila ng troso. Troso, medyo matibay yung ano po, na kahoy. Medyo malaking klase. Siguro. Ay, bakit ito nangyari? Kaya, ay, sige na. Oh, pumayak naman. Pero, ay, sasama din siya. Pero ito po ang nangyari na, no? Magkaroon sila ng problema. Ganito po yung ating Kristiyanong pamumuhay. Biglang, kaya nang dumating yung mga pagsubok, kaya sa isang araw na hindi natin inaasahan, naku, Panginoon ko, yun ang hiram lamang. Mas malaki ang problema. Hindi sa kanya ito, hiram lamang. Hiram lamang. Mo ngayon din, mo ganun lang, pero sa panahon yun, yung palakol, hindi po ito karaniwang bagay. Yung bakal po, hindi po ito karaniwang bagay sa panahon yun. Kaya mahalaga po ito. Mahalaga. Kaya hiram lamang. Hiram. Parang humingi daw sila ng paulit-ulit. Parang gano'n, ay, ngayon lang tulungan mo kami, ngayon lang kasi masikip yung tira namin, kailangan ito. Tulungan mo kami, tulungan mo kami. Kaya yung ibig sabihin ng hiram lamang, ano po, ayon sa wikang Hebreo, parang humis sila talagang gaya ng, ano po, gaya ng pulubi daw. Parang gano'n. Kaya, naku, Panginoon ko, yon ang hiram lamang. Kayong nawala na bakal, yun din problema. Pero sa kanya, yun ang mas malaking problema kasi hiram lamang. Kung sa kanya lang, ay nawala na ito. Pwedeng ganyan kasi sa kanya lang naman. O hiram lamang ito. Kaya malaking problema. Mahal na mahal pa rin ito. Yung bakal, yung talim. Kaya sinabi ng tao ng Diyos, saan yung bumagsak? Saan yung bumagsak? Kaya kung wala si Eliseo o malaking gulo na ito, tigil na yung lahat ng ano po, yung ginawa nila, kailangan nilang umuwi, lahat wala na, pero nandoon pa rin si Eliseo, kaya yung kanilang yung ginawa nila ay talagang tama. Kaya sa ating pamumuhay, kailangan pong yung payo ng Diyos palagi sa loob ng iglesia, saan yung bumagsak? Nang ituro sa kanya ang lugar, kaya po, kunwari, hindi sila, ano po, hindi sila magpaalam ng maayos kay Eliseo. Ay, masikip na lang, masikip naman, kami na lang bahala. Ano yung kailangan sabihin kay Eliseo? Punta tayo doon sa Jordan isang araw. Kung ganun, tapos ito pang nangyari na. Kung ganun, pero iba na yung kaso ito. Tama po ba? Wala si Eliseo doon, malaking problema.
problema, naging magulo. Kahit kaya, kahit sa inisip natin, ito pang mabuting purpose, kailangan natin fellowship ng mas maigi, no? Palagi, ano? So, saan yung bumagsak? Kaya, nang ituro sa kanya ng lugar, pumotor siya ng isang papat, inihagis doon, pinalutong ng bakal. Papat, parang kahoy din po ito na maliit, yung pang ibig imay ng cross. Yung bakar na nahulog, then pinalutong, pinalutang na ito. Yung lumulutang na yung bakar, no? Kaya yung pang imay ng yung baptism, kaya yung sakripisyo ng yung kamatay ng Panginoon Jesus, tapos muli siyang mabuhay, yung kanyang muling pagkabuhay. Kasama ng Panginoon, tayo pa ay namatay, and tapos tayo pa ay muling mabuhay kasama ng Panginoon. Kayong pang ating imay ng yung ating pamumuhay, yung ito pang kalagay ng lahat ng kaluluwa sa mundong ito. Naku, Panginoon, ito hiram lamang. Yung buhay natin, hiram na buhay. Pero yung pinaka-important pang bagay ay nahulog sa dagat ng kasalanan, dagat ng kamatayan. Pero sa pangitan ng Panginoon Jesus na ipinako sa cross, muli po tayong mabuhay. Kaya tayo pa ay naging maayos na yung palakor. Yung talim na nawala, yung ating kaluluwa na nawala ay bumabalik naman sa palakor. Sa totoo lang, yung palakor na walang talim, ano yan? Kahoy lang yun. Walang kabuluhan ito. Kahoy lang yan. Kahoy lang. Yung pang ating imay ng ating laman, yung laman na walang espiritu o laman na may patay na espiritu, walang halaga doon. Kaya paminsan, habang ginagawa nila yung talim, yung ulo ng palakor ay biglang lumilipas sa ibang lugar. Tapos tumama daw sa ibang tao. Parang ganun. Sa lumang tipan, meron pong ganitong kaso. Sa ganitong kaso, meron pong kaligtasan daw na inihanda ng Diyos kasi hindi po ito sinasadya. Kaya tayo po ay naipanganak muli bilang isang makasalanan. Kaya inihanda ng Diyos yung kaligtasan para sa atin. Basta, para ayusin ito, dapat lumalapit tayo sa Panginoon. Naku, Panginoon, yon ang hiram lamang. Ligtas mo ako. Yung na may bakbak na diwa, naksising puso, iniligtas ng Diyos. Saan yung bumagsak? Saan yung bumagsak? Kaya para yung talim, ito pa imay ng yung ating kaluluwa. Kung ligtas na po tayo, ito pang imay ng yung ating masigasig para sa Panginoon. Gaya ng Laodicea Church, hindi malamig, hindi mainita, maligamgam lang. No? Hindi po yung tamang Kristiyano ng pamumuhay. Parang ito pang palakor na walang talim. Kaya yung lahat ng bagay na sa atin, hindi sa atin. Tama po, hiram lang ito. Tayo pa ay katiwala ng Diyos. Kaligtasan din po, tayo pa ay katiwala ng Diyos. Kaya dapat tayo pa ay naging mabuting kasangkapan ng Diyos. No? Kaya bumalik na po yung ating espiritu, tayo pa ay naging talim ng, meron po tayong, tayo pa ay naging gaya ng talim, palakor na may talim na bumalik. Kaya yung palakor, ito pa ay kasangkapan para sa paggawa ng Diyos, paggawa ng ministry ng Diyos. Kaya dapat tayo pa ay nagiging mabuting kasangkapan ng Diyos. Okay? Kaya para dito, Isaiah chapter 10, verse 15.
Verse 10, chapter 10, verse 15, mamapuri ba ang palakol laban sa gumagamit niyon o magmamalaki ba ang lagari laban sa humahawak niyon? Na parang dapat itaas ang pamalo ang nagtataas niyon, na parang dapat itaas ng tungkod siya na hindi kahoy. Dapat magpabagumpa pa tayo sa harapan ng Diyos dahil ligtas na po tayo sa pangitan ng kanyang kapangyarihan sa cross. Nagmamalaki ba ang palakor laban sa gumagamit yon? Una, dapat magpabagumpa ba tayo para tayo pa ay naging kasangkapan ng Diyos? Tapos, kailangan natin ihanda yung ating sarili palagi sa pangitan ng salita ng Diyos, sa pangitan ng fellowship, Ecclesiastes chapter 10. Ecclesiastes chapter 10, verse 10. Kung ang mga bangkar ay pumuror, ang hindi ihasa, ninuman ang talim. Tapat nga siyang gumagamit ng higit na malakas. Ngunit ang karunungan ay tumutulong upang ang isang tao ay magtakumpay. Kung ang bakal ay pumuror, ay hindi ihasa ninuman ang talim, dapat nga siyang gumagamit ng higit na lakas. Hindi magandang klase na ito, no? Doon sa kusina din po, no? Yung mga kutsilyo, kung hindi po ito maganda, yung condition, hard to, ano po, chop-chop, tama po ba? Dapat ano po. So, kaya dapat tayo din pa yung mabuting kasangkapan ng Diyos, no? Kaya para dito, ano po, meron pong, pagsubok ng Diyos na kailangan natin lampasan, no? Paano yung bakar ay naging malakas o naging mabisa sa pangitan ng ano po, yung, kasi bakar po ito, mga awit chapter 12, ang mga salita ng Panginoon ay ang mga dalisay na salita, gaya ng pilak na sinusubok ng horno sa lupa, ng pitong ulit na dinadalisay. Paano yung bakar nito naging ano po, parang manipis? Bakar sa bakar. Tama po ba? Bakar sa bakar. Yung anong tawag? Parang inaayos yung bakar, kailangan ipang isa pang bakar o bato. Tama po ba? Nasaan yung mga dalisay na nasaan yung ano po, magandang class ng bakar? Yung salita ng Diyos. Yung salita ng Panginoon ay dalisay na salita, gaya ng pilak na sinusubok na horno sa lupa. Kaya kung lumalapit tayo sa salita ng Diyos araw-araw, yung ating espiritu nagiging magandang class ng bakar para ito gamitin para sa Panginoon. Tapos yung fellowship po, fellowship, Kaikan chapter 27, verse 17. Ang bakar ay nagpapatalas sa mga bakar, ang tao ay nagpapatalas sa isa pang tao. Sa kasama, fellowship kasama ng kapatiran, fellowship kasama ng mabuting Kristiyano, kaya mo sa retreat, tapos Winter New Year retreat, mga young adults retreat, and tapos mga fellowship na tuloy-tuloy, ang pangmahalaga dahil sa pamitan nito yung ating bakar nagiging yung ating kaluluwa nagiging handa na para sa ministry ng Diyos, para sa upang sukliyan ng kanyang biyaya. Saan ito bumagsak? Ha? Kaya yung pang ginawan, yung pang mensahe ni ng Diyos para sa Epheso Church,
Iniwan mo daw ang inyong unang pag-ibig. Magsisi ka na. Suri mo kung saan ito nahulo. Iniwan mo ang inyong unang pag-ibig. Sa ating puso, palaging palakasin natin yung pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa cross, sa pangitan ng salita ng Diyos, sa pangitan ng fellowship, kaya tayo pa'y naging isang mabuting kasangkapan ng Diyos. Kaya ligtas na po tayo sa pangitan ng sakripisyo ng cross, sakripisyo ng Panginoon Jesus sa cross, tapos yung kung ligtas na po tayo upang sukulian ang kanyang biyaya, kahit counting kapangyarihan, kahit counting bagay, kailangan natin ihandog para sa kanyang ministry. Tapos, tayo mismo dapat naging mabuting kasangkapan ng Diyos, handang kasangkapan sa pangitan ng salita ng Diyos, tuloy-tuloy ang fellowship para tayo pa ay naging mahalagang kasangkapan ng Diyos. Okay? Ito pa ang mga lesson mula sa mga tatlong himala na nagawa ng propetang Eliseo. Hanggang dito po tayo, manalangin po tayo. Mabangin aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral na inyong pananasalita sa pangitan ng Biblia. Naunan po namin na kami pa ay naligtas sa pangitan ng inyong dakilang sakripisyo sa cross. Sana tayo pa ay naging handa para sa inyong ministry. Tayo sa pangitan ng aming handog, sana yung luwahatin namin ang inyong pangalan sa pangitan ng aming buhay. Itinalangin namin ito sa pangalan ni Jesus Kristo, aming Panginoon. Amen. Okay, maraming salamat.